What's up guys? Welcome back sa aking channel. Dito ulit ako mag-voice over sa may ilalim ng puno na santol. At yan, nakikita niyo sa background, meron siyang kubo. So ngayon, maganda kasi mag-record dito guys. Mga nawiwili ako dito mag-voice over. So diretso na tayo dun sa topic natin, yung 5 piso na 1999, kung hard to find nga ba talaga siya. So tapusin niyo yung video guys, kasi sayang naman kung skip niyo yan. Eh, may spam lang yung inyong effort. So, tara! Yo! What's up guys? Welcome back to my channel. Salamat at dito kayo ulit. At sa aking sa aking channel. Mamaya after nyo manood, please subscribe and hit the bell for more. Okay, usapang bari ulit tayo. 1999 5 piso coin. May kumakalat na sabi-sabi, haka-haka, sapantaha at pala-palagay. Ang bariyang ito ay hard to find. Wow, kung totoo yan, ang swerte ko naman dahil meron akong isa. Pero guys, wala pa akong matibay na prueba kung ito nga ba ay mahirap na makuha. Sa aking pagsasaliksik, may iilan na akong napanood ng video na itong 5 piso 1999 ay hard to find na. Ngunit ayan na may ngunit tatapwat ang coin na ito. Marahil daw ay common lang ayon sa mga taong meron o mga taong may hawak ng tulad nito. Kaya guys, ako man hindi sigurado kung totoo bang hard to find na ito. Kaya ngayon guys, susubukan natin hanapin ito sa eBay ha. Okay, tara. Kaya wait, ang bihira guys. Pero saglit lang, nakalimutan ko guys ha. Kilalanin muna pala natin ito. Ang diameter nitong barya na ito is 27.00 mm. Ang kapal naman niya ay 1.87 mm. Timbang niya 7.7 gram. At syempre, shape ay bilog. At sa likod nito, makikita nyo kaagad yung Bangko Sentral ng Pilipinas at yung araw sa gitna at yung tatlong stamp. Ayan. Diba, napakagandang barya na ito guys. So check nyo kung meron kayo ha. Naitin. Sa harap naman, Republika ng Pilipinas, 5 piso. Ayan. 1999 si Emilio Aguinaldo. Alright. Kaya guys, kayo nga ang tatanungin ko kung talaga bang hard to find na ito. Kung mga sa mga nangongoleksyon dyan na makapanood dito, pwede po kayo mag-comment dito kung talaga bang ito ay mahirap nang makuha. Kasi kahit ako man ay hindi pa ako sigurado kung hard to find na nga ba ito. Pero may mga napanood na ako na video about sa 1999 piso ay hard to find na daw ito. So kayo na lang ang tatanungin ko. Mag-comment kayo dyan guys para malaman natin kung ano na nga ba talaga. Kung umiikot pa ba, kung marami bang nasa sirkulasyon itong 1999. Alright, tara. Pwede na tayo punta sa eBay. Magpunta lang sa inyong search engine sa Google o kung ano man ang inyong ginagamit pang search. Ayan. eBay Philippines. Alright. Tapos sa search bar, type lang kung anong klaseng coin ang hanapin. 1999, 5 piso coin. Kaya lang pagsisearch guys ha. Kung meron kayong gustong malaman, punta lang kayo sa eBay. Pero ito, sinishare ko yan. Siyempre, gusto ko itong gawin eh. Passion ko na din kasi ang pagbablog. So, ayan. No exact. Walang kwan, walang resulta guys. So, ayan, no exact matches found. Wala man lang naniisa na nagtangka magbenta. Hindi kaya totoo ang sabi guys na hard to find na nga ito. Wala eh. Wala talaga siya. So dapat lalabas siya kung merong na-i-post dito. So paano yan guys? Wala ako nakita sa eBay.
So hindi pa rin tayo sigurado ano. Ito lang ang sabi ko kanina guys, mag-comment kayo sa mga collectors ng coin dyan. Baka alam nyo ang katotohanan sa 1999 5 piso coin. At sa ngayon wala akong maibibigay na value sa inyo kung magkano na ang halaga ng bentahan nito sa eBay. So sa ngayon guys, mag-aanap ako, mag-re-research muna ako about dito. So hanggang dito na lang ang ating video ngayon guys. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago dyan. At i-like ang video, mag-comment na rin kayo guys kung meron kayong mga suggestions. So pasensya na guys ha, wala akong idea ngayon. So until next time, kita kasi lang tayo sa susunod. God bless us all. I'm out.